Okay. So after ng 3 weeks na paghihintay natin, nakuha natin yung cheque from PhilPost sa Intramuros. And then dinala natin dito sa may land bank, dito sa may footbridge ano, sa pagitan ng Marcos Highway at saka ng Marikina. Now, tatlong linggo nating hinintay yung cheque, no? So, sa mga nagbabalak na magpa-cancel ng shipment going abroad, kung ang presyo ng shipment nyo is lalagpas ng 10,000, wala namang kinalaman yung presyo, no? Pero napakahirap kasi ng process. Una-una, pag-cancel mo, sila pa rin ang masusunod. You have to wait for 3 weeks para makuha mo yung cheque doon sa binayad mo sa shipment na kinancel mo. And then, after 3 weeks na paghihintay, pupunta ka sa land bank, bibigyan ka ng cheque ng PhilPost kung saan mo kinancel yung shipment, and then dadalhin mo sa land bank. Pagdating mo sa land bank, kung hindi ka nasa Intramuros, they will charge you another 100 pesos para doon sa processing nila. At ang option ng land bank, kasabihin nila, may option ka naman, pumunta ka na Intramuros. Imaginin mo kung taga-Pasig ka, pagkatapos sasabihin sa'yo na pumunta ka na Intramuros. So wala kang choice, kundi alam mo yun, i-charge ka nila ng 100, otherwise magpagod ka, pumunta ka na Intramuros. So sa mga nagbabalak, magpa-cancel ng shipment, mag-isip din kayo. Kung talagang kailangan na hindi naman i-cancel, huwag yun na i-cancel. At nako, napakahirap ano. Tapos yung pera na hindi naman para sa iyo, no, papadala mo rin yan sa taong nagbigay sa iyo. Ipa-process mo na naman yan, ipapasok mo sa bangko, tapos ipapasok mo sa bangko yung nagbigay sa iyo ng pera. O buti sana kung walang charge na naman yan. May charge na naman yan kasi ang local bank nagcha-charge nga from different bank, ano, what more kung international pa yan. So mag-isip ng konti ah, kung sa mga nagbabalak mag-cancel ng shipment. Okay? Thank you.